Pinagpapaliwanag naman ng Bohol Provincial Government and DPWH kung bakit gumuho ang Clarine Bridge sa Bayan ng Loay noong Miyerkules. Apat ang nasawi dyan habang ang mga nakaligtas gustong panagutin ang kontraktor. Magbabalita si Jem Avancenia. Maga pa rin ang binti at paan ng karpinterong si Edgar nang bisitahin namin siya sa Loay, Bohol. Isa siya sa 31 nakaligtas sa pagguho ng Clarine Bridge noong Miyerkules. Sakay si Edgar ng tricycle nang mangyari ang aksidente. Naipit ako sa ilalim, tagal ako nakuha. Hindi ko malaman na ano baka, basta malaking matigas. Pagsisid nila, ganun-ganun lang yung kamay ko, naawakan nila. Pag-awak ako, hindi na ako bumitaw. Ang tricycle driver namang si Jobert, swerteng nakalangoy sa pampang matapos lumubog ang kanilang sinakyan. Wala, hindi na kami nakatalon, parang bigla kami, bumagsak din kami doon sa tubig, tapos bumagsak namin, noon, lumungoy na ako pataas. Ang sinisisi ng mga biktima, ang flagman sa tulay at ang driver ng dump truck kaya bumigay ang tulay. Pinipilit nila yung kung mapapasok yung dump truck. Ang dami na namin nakahilira sa tulay, puno kami. Marami na puno yung kasi yung tulay. Ano na, palyado na, dapat na, hindi na daanan ng malaki. Dapat siguro managot talaga yung gumawa nun o yung contractor ng gumawa ng tulay kasi parang kasalanan talaga naman nila. Nakatanggap na ng ayuda ang mga biktima sa nangyaring trahedya. May ilang politiko ring tumulong gaya ng ang probinsyano party list. Sabi naman ni Bohol Governor Art Yap, sa national government ang proyekto kaya dapat magpaliwanag daw ang DPWH. Was there really a test on structural integrity after Typhoon Odette? Because that's normal operating procedure for all government buildings, no? And structures after a major calamity, you have to go through that. And then second, I wanted to also find out what were the protocols that were being followed when they were allowing motorists to cross this bridge. Pero bago ito, sinabi ng DPWH na nagsagawa sila ng retrofitting sa tulay matapos ang lindol noong 2013 upang pansamantalang magamit. Both ends na may control sa bawat end. May plugman and then equip sila ng radio. Meron din kami signboard na nagbibigay ng warning o ng direction na they are passing in this kind of nasa construction area. Tuloy-tuloy na ang paggawa sa bagong tulay para mapagamit na sa mga motorista ngayong buwan. Kahapon sinimula na ang salvage operation sa Lubok River kung saan nakuha ang 2 sa 15 sasakyang lumubog. Para sa 1PH, Jem Avancenia, News 5.